Kabayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 4A ay may tungkuling bigyang pangangalaga ang larangan ng pangisdaan sa mga ilog, luok at lawa sa mga lalawigang nasa sakop nito. Tungkulin ito tulad ng iba pang mga regional offices ng BIFAR na pagyamanin, paunlarin at pangalagaan ang larangan ng pangisdaan at pangingisda sa mga sakop na lalawigan sa Calabar Zone. Ang sakop ng Region 4A o Calabar Zone ay isa sa limang rehiyon na may mataas na produksyon ng isda sa buong Pilipinas. At ang larangan ng pangisdaan o tinatawag nating aquaculture ay isang dahilan kung bakit lumago ang pangisdaan sa bansa. Nitong nakalipas na Agri-Fishery Forum ng ating alamin, naging panauhin ng programa ang Region 4A at kanilang tinalakay ng malawakan ang larangan ng pangisdaan at pangingisda sa nasabing rehiyon. Ang isang tungkulin ng nasabing tanggapan ay tulungan at bigyang kalinga ang mga samahan ng mga mangingisda o yaong kabahagi ng mga tinatawag na Farm C, samahan ng mga mangingisda sa lawa, luok at ilugan sa nasabing rehiyon. For Farm C, Mr. Francisco, ano po ang mga malalaking issues na sa palagay niyo ang dapat pag-ukulan ng pansin ng pamahalaan ngayon? Dati ang malaking issue natin sa lawa po ay ang malalaking fish pen na yan ay nasabi na ni Pangulong Duterte sa zona niya na gagawing ecotourism ang lawa ng Laguna. Ngayon, doon sa huling sabi naman niya ay papabore naman ang maliliit na mangisda. Na doon po tayo sa maliliit na mangisda. Yung malalaki pong mangisda, sila po yung nakakapagtayo ng malalaking fish pen kasi malalaki ang kapital nila. Kaya kaming maliliit na mangisda, fish cage lang po ang kaya naming ipundar dahil yun lang ang abot ng aming kapital eh. Ngayon, ay yung isyung yun ay sinasagot na ng LLDA na babawasan yung malalaking fish pen para mapaboran yung maliliit na mangisda. Kung mabawasan ang malalaking fish pen, lalaki ang fishing ground ng maliliit na mangisda nang walang mga fish cage kundi ang pinagkakakita ni yung mga gill net lang na pinamimigay din ng galing sa BIFAR sa LEO. Yun po. Pagka nandun kami sa taas po ng matataas na building, nakikita pa rin po namin yung mga malalaking fish pen, di po ba? Eh sabi po nila, di ba, within this year or last year, dapat wala na yon. Nagsimula na po yung LLDA na baklasin yan sa ano, inuna po ang Rizal, ang Cardona Rizal. Nakapagbaklas na po tayo ng ano ng mahigit kumulang na 6,000 hectares na ang nababaklas ng LLDA. Kasi ang nadyan na po sa lawa ay more than 16,000 ganong kalaki. Ngayon po, yan po ay dapat ay nadun lang sa kapasidad ng lawa na ang inaano po ng ating GM ay 9,200 hectares. Yan po lang ang dapat na nararian. Yun yung carrying capacity ng lawa. About meron tayong 90,000 hectares, di ba? All in all, 90,000 hectares. Dati po ay 95 yan, baka ngayon po ay 90 na nga. 90 na lang? Less than pa po. Ibig sabihin, nabawasan pa yung ano? Eh, kasi po, alam mo naman po natin yung marami tayong illegal settler na nandiyan sa Baybay Lawa. Marami nagre-reclaim na ano, na nasa Baybay. Kaya po yun ang, isa ring issue yun. Isang malaking problema rin po yan, yung mga naninirahan sa informal Baybay settlers. Alam po ninyo, may kaugnayan dito ang isang bayan na may malawak na programa para sa mga mangingisda ng lawa ng Laguna ay ang bayan ng Los Baños na nataguri ang Science and Nature City of the Philippines. Sa Los Baños, malawak ang programa para sa mga mamamayan nito ang naitutulong, lalong-lalo na sa mga miyembro ng Farm C ng nasabing bayan. Iyay bahagi ng mga pinag-usapan at binigyang pansin ng ating alamin sa special feature sa araw na ito, kabayan. Ang lahat ng ito ay atin pong ipakikita sa ating palatuntunang Ating Alamin.
the Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan, ukol naman sa lumalagong industriya sa Pilipinas ang pag-aalaga ng mga hayop na tulad ng baboy, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. Morcon, corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 0915-449-4491. Alam po ninyo, kabayan, maraming dayuhan ang nagugulat sa kalagayan ng pag-aalaga ng hayop sa Pilipinas. At lalo na kung iisipin na ang mga Pilipino ay patuloy na tumatangkilik sa pag-aalaga ng baboy at hinding-hindi mawawala sa mga hapagkainan ang karne para po sa mga Pilipino. Dahilan dito'y sinabi ng mga dalubhasa na napakalaki ng oportunidad sa pag-aalaga ng baboy at marami ang mabibigyan ng hanap buhay at negosyo. Kung kaya't sinabi ng mga dalubhasa na hindi dapat napigilin at bigyang hanggahan o limitasyon ang pag-aalaga ng baboy sa Pilipinas na ginagawa ngayon ng ibang mga LGU sa ilang bahagi ng ating kapuluan. Alam nyo, sapagkat ito, kabayan, ay isang industriya na magpapalago ng kabuhayan sa Pilipinas. Sinabi ng mga dalubhasa na ang industriya ng pag-aalaga ng baboy o hog raising ay magbibigay ng kasaganaan sa kabuhayan ng mga Pilipino kahit na sa mga dekadang darating. Sinabing there is a big opportunity for those who want to invest in hog raising. Lumalaki ang demand. Kung kaya't kahit na ang ibang kaakibat na negosyo ay lumalago dahilan sa paglaki ng demand sa karne ng baboy, from farm to other industries, sa produksyon ng mga gamit, sa gamot, sa nutrisyon o feed production, at sa pagpapalabas ng mga matataas na uri ng baboy. Yung nakita kong ano, yung nakuha kong ano, isa sa mga gustong bumili nang galing sa La Union. Ang kanyang interest ay yung sa mga inahin ninyo. Ano? Yung ano yung mga may binanggit siya sa akin na anong kinakailangang i-recommend ang edad ng biik na gilt na bibilin kung magagaling sa isang breeder farm na kagaya ng John and John farm. Anong recommendation do? Normally ilalabas namin yung breeding gilts namin between 5 to 6 months old. Kasi ang mga farms kayo may mga kanya-kanya sarili vaccination program na dapat mong gawin bago mo pabulugan yung baboy. Okay. Tsaka meron ding quarantine period yan, yung acclimatization sa farm mo. Na pag dumating yung gilt sa'yo, hindi mo agad papapahingay mo muna. Bago mo, habang pinapapahinga mo, pinapa-adapt mo siya doon sa environment ng farm mo. After that, pag okay na siya, babakunahan mo na. Okay. Ano ba ang tama, Chito? Kasi may mga nababasa rin ako, sabi nila, ang gilt, okay na. This came from the American journal din na nababasa ko. Sabi nila, yung 5 to 6 months, pwede nang ipabulong na inahin. Pwede ba yan? Masyadong bata. Sabi mo, 7 to 8 months, di ba? Oh, 7 to 8 months. At least mga 140 kilos. Kasi pag drenate mo ng 5 to 6 months old, ilan lang ang timbang nun? Mga 100 to 120 kilos. Masyado pang bata yun. Plus the fact that hindi pa sexually mature yung gilt. Normally, pagka-gilt, iintay mo yung third hit niya. Yung first hit, palalampasin mo. Second hit, palalampasin mo. Doon sa third ka, magbibreed. Teka muna, balikan natin yun. Sabi niya,
Ang sabi niya, yung first teeth pwede nang pabulong. O, pwede na, pero hindi maganda resulta. Na? Sapa lang rin pa rin. Ano ang mangyayari? O, pwede, magbubuntis yun, definitely. Pagka na-timingan mo ng ovulation period na impregnate mo, okay lang yun. Pero yung nanay, yung guilt kasi, hindi pa, kumbaga, physically mature. Baka hindi niya matapos yung whole productive life niya. Eh. Kasi normally, pagka yung guilt, expected mo, minimum yan, 6 times na mga anak sa'yo. O 6 to 8 times or 10 times, depende sa alaga mo. Pero pag binanid mo siya ng 5 months old, parang masyadong bata yun. Kabayan ang tabayan ang po ninyo ang susunod na Agri-Fishery Forum ng ating palatuntunang ating alamin sa mga darating na linggo na kung saan ay pag-uusapan ng malawakan ang ukol sa industriya ng pag-aalaga ng baboy, kung bakit ito ay patuloy na lumalago, at kung anong biyaya at mga oportunidad ang maibibigay nito sa mga Pilipino, lalo na yaong nasa larangan ng pananakahan at pag-aalaga ng mga hayop na tulad ng baboy. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunan ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Ang kasunod, kabayan, ay mga kasagutan sa mga tanong at kahilingan mula sa mga nanonood ng ating programa, Q&A, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. Morcon, corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 0915-449-4491. Bueno, kabayan, ang ilang katanungan sa ating programa ay ang mga sumusunod mula kina Lopez Santiago ng Rizal. Saan at kailan pwedeng makakuha ng mga fingerlings ng Pangas shoes? Ang payo po namin, kabayan, sumali po kayo sa seminar sa pag-aalaga ng Pangas shoes sa ating palatuntunan at sa GSK. Ang ukol sa produksyon ng mga similya ng Pangas shoes, ang breeding po nito ay sa mga buwan pa ng Mayo hanggang Hunyo. By July, kabayan, may makukuha ng mga fingerlings ng nasabing isda. Si Justin Mijares ng Maynila ay interesado ding sumama sa seminar ukol sa Pangas shoes. Tawag po kayo, kabayan, para makuha natin ang inyong mga cellphone. Sa isang dako naman, yung ating naisagawang Agri-Fishery Forum and Exhibits, kabayan, na may kasamang weekend market ay ating gagawing regular dito po sa sentro ng ating alamin sa Paranaque, na kung saan ay makakabili kayo ng mga murang gulay, prutas at marami pang iba, dilatang isda at prosesong karne na gawa sa natural na paraan at walang halong kemikal. At ang ukol sa mga produktong naisama ng mga Tagalos Baños ay bahagi ng kanilang proyektong makatutulong sa mga Tagalos Baños at makapagbenta ng murang bilihin. May mga collaborative projects po kami dyan. So, ito na po yung sa tilapia at isa po naman yung aming organic vegetable production po. Kung saan po yung 14 na barangay sa Los Baños,
na kumuha po kami ng mga cooperators na magtatanim talaga ng organic vegetables. So, okay, ngayon pong Friday, may organic market kami, and then yung ilan po dito isinama namin para magtinda po. Okay. Yung sinasabi mo, yung mga nakita ko ron, Friday tsaka Tuesday ba yon? Yung ba, inaalalayan ninyo o talagang sila on their own yung kanilang pagbibenta ng mga isda at saka ng mga produkto? Sa simula po talaga pong pool po yung aming assistance po dyan. Kung saan may mga trainings yan. Oh, and then mga cross visits pa po yan. Hanggang ngayon po, ang aming pong assistance na po is monitoring ng kanilang pagtatanim. And then tinutulungan po talaga namin sa marketing po yung mga yan. Okay. Opo. Yung mga binibigyan nyo ng suporta na yan, hindi na bumabalik yan pagkatapos ng unang suporta? Wala na? Sir, kasi yung amin talagang ginawang programa dyan, kailangan sustainable. Aha, so, okay, kung makikita po, ang pinamigay po talaga namin mga buto dyan is mga open pollinated. Ibig sabihin, matapos man ang proyekto, meron kayong pabibinhian, itutuloy-tuloy nyo po ang pagtatanim. Okay. Anong success rate yun, ma'am, ng mga minomonitor nyo? Roughly, on... Actually, mga 80% or mataas po. So malaki ang ano? Ito lang po, kakatanong ko sa nila last week, sa ang kinikita nila is 12,000 to 25,000 naman. Yun talaga man ang titinda sa amin. And then, may mga ilang maliliit kasi personal consumption ng pagkain. Kasi yun naman ang gusto namin, eh, mismong sila nga magsasaka ang kumain ng kanilang organic produce. So, idagdag ko rin po dun sa fisheries kasi meron din po kasi kaming sustainable livelihood program dyan. Kung saan po yung mga mangingisda po, sir, namin na kasama ng mga farmsy, nagtayo po kami ng fish processing area. Dalawa na po ang na-establish namin, may tatlo pa pong susunod. Yung pong mga nahuhuling knife fish na yan, instead na ibaon sa lupa, is gagawin po nila yung fish amino acids, magiging pataba po ng mga gulay namin, yung katas, and then yung sapal po nito, ito is po pwede maging feeds po ng animals. Ang gusto po kasi namin buhayin ngayon dito sa Los Baños is yung aming duck racing. Namatay po kasi yung duck racing industry. Gawa ho, bawal ho talaga manghuli na nangyayon ng kuhol. So, once na magkaroon kami nitong fish amino acids na magkakaroon ng sapal, ito po yung maipapakain namin. So, then, ma'am, continuous, continuous po to na yes, ano doon. So, what happens naman po doon sa, sabi nyo, as high as 80%? Yung 20%, fina-follow-up nyo pa rin yes, pa po sila? Yes po, yun po talaga po yung aming ano, binabalik-balikan po namin yes sila. So, usually kasi ang nagiging ano nila is nati-stop lang yung kanilang planting kasi merong mas yung madali ang trabahong. Kasi ang importante, ma'am, yung technical support, yes, eh, di ba? Po, at the po end of the day. So, continuous. Anong target na ano nyo? Dami ng ano? Or sa isang taon ba? What is your target na? Actually, ang target po kasi namin, lahat ng mga nagsasaka sa amin is ng gulay is mag-organiko. Kasi ang gusto ho namin, ang punong bayan namin, ang Los Baños ay makilala na once na pumunta ka dito, kakain ka ng ligtas na gulay. So lahat ng ibebenta, dapat organiko. So kung mga backyard man yan, mga talagang nagugulayan kayo, makakasiguro kayo, yun ang gusto namin na ang kakainin nyo, ang bibilihin nyo ay organiko. Ma'am, then out of all the barangays doon sa area, mga ilan na yung ano, barangay ang talagang involved? Actually, we have 14 barangays, lahat yes po yan. Meron na po. So, meron talaga. Kasi no po, nakapag nagawan po namin ang paraan na lahat po ng barangay ay makapagpasa ng ordinansa na itong amin pong bawat barangay ay magtatanim ng organiko. Adoption po ng organic farm. At tulad ng iba pang bayan sa Pilipinas, kabayan ng Los Baños ay may mga programang layunin ay bigyang ginhawa ang kanilang mga nasasakupan. Kung kaya't ang ukol sa murang halaga ng mga pangunahing bilihin ang isang proyektong pinalalawak ng kanilang punong bayan. Si Ginoong Cesar Perez, dating Vice Mayor ng Laguna at ngayon Mayor ng Los Baños upang maipagpatuloy ang mga proyektong kanyang naipangako sa mga taga-Los Baños. Ang lahat ng ito, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The
Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan, ang mga demonstration ukol sa proseso ng karne, meat processing seminar ng gabayan sa kabuhayan ng ating palatuntunan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. Morcon, corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 0915-449-4491. Okay, gabayan, dahil lang po sa maraming mga tanong at request ukol sa meat processing, narito ang ilang pagpapakitang gawa ukol sa mga nangyayari sa loob ng processing laboratory ng ating palatuntunan sa GSK. Panoorin po ninyo, kabayan. Ngayon po, magpapakita po tayo ng paggawa ng hamburger. Ang kailangan po natin, kalahating kilong baboy, kalahating kilong baka. And then, kailangan po natin ng asukal, paminta, dinikdik na bawang at maraming sibuyas. And then, celery powder at saka hamburger seasoning. Para po mas masarap, lagyan din po natin ng gatas na powder. Paghalu-haluin po lahat ng ingredients. Then, ipati natin. After na maipati, pwede pong i-freezer muna or pwede na po natin idiretso sa kawali. Iprito na po natin. And ready to serve. Lagyan lang po natin ng mayonnaise at konting mga garnishings na gulay. Ngayon po, magpapakita po tayo ng paggawa ng hamburger. Ang kailangan po natin, kalahating kilong baboy, kalahating kilong baka. And then, kailangan po natin ng asukal, paminta, dinikdik na bawang at maraming sibuyas. And then, celery powder at saka hamburger seasoning. Para po mas masarap, lagyan din po natin ng gatas na powder. Paghalu-haluin po lahat ng ingredients. And then, ipati natin. After na maipati, pwede pong i-freezer muna or pwede na po natin idiretso sa kawali. Iprito na po natin. And ready to serve. Lagyan lang po natin ng mayonnaise at konting mga garnishings na gulay. At kabayan, kung sakaling may mga kahilingan po kayo ukol sa mga livelihood projects na ating naipakikita at naipaliliwanag sa ating palatuntunan, tawag lamang po kayo sa mga teleponong nasa TV screen. Tawag na, kabayan. Gabayan sa kabuhayan ng ating alamin. Ang isusunod po natin, kabayan, extension service ng palatuntunang ating alamin pagkalipas lamang ng ilang minuto. We'll be right back.
Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin itatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin ang kuha ng command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring Solutions by Infotex. Okay, kabayan, yung pong naibalita po naming weekend family market na gagawin po natin sa sentro ng ating alamin sa Paranaque ay isasama po natin ang mga grupong nais na makatulong upang makapagbigay ng murang bilihin para sa ating mga ginang ng tahanan at mga ginoo ng tahanan na nais na makakuha o makabili ng murang produkto pero may kalidad. Kasama na rin dito ang mga organic o natural na pagkain, processed o fresh. Kabayan, ang tabayanan po ninyo ang monthly family weekend market ng palatuntunang ating alamin. Kasama po ang home team group ng ating tanggapan. Okay, may kaugnayan po dito. Narito po ang sample ng mga nagbenta ng mga produktong buhat pa sa Los Baños, Laguna. Rico, sa mga pharmacy, sa lawa, ano, kayo? Ako. Bakit parang naligaw ka yata sa pagtitinda ng mga gulay at prutas? Nakasama lang po namin sila dito. At ang talagang judge ko dyan ay mga taga-Bagong Silang. Okay? Sila po yung talagang may mga alaga po yan. At the same time, nag-aano din kami sa agriculture. Yung nasabi ko nga na sa Sipag Laguna at sa Sipag Los Baños, yung mga pagkatanim po ng organikong, yung mga pagkatanim po ng organikong gulay ay ginagawa sa amin sa Los Baños. Then, yung iba po naman training na ginagawa din naman sa pangkalahatan, hindi ho lahat naman ay organic sa Laguna, meron din hong tinatawag na GAP or Good Agriculture Practices na ginagawa po. Pero yan, sa sariling mga plantasyon? Oo, may kanya-kanyang lupa. Kanya-kanyang lupa po yun. At the same time, ginagabayan din po kami ng agriculture, ng Department of Agriculture, ng DA, sa mga pangangailangan. Kagaya po ng fertilizer, mga pananim, binibigyan po. At the same time, yung mga training at assistance po, binibigay din ng gobyerno sa ngayon. Ano yun, ha? DA ng LGU? LGU at National DA po. So, ang LGU, anong binibigay sa ni Mayor Perez? Nagpo-provide po ng training, nagbibigay po ng mga buto. Yung mga training namin tungkol sa organic at iba-iba pang mga... nagkaroon din kami ng mga GAP. Nagkaroon din kami ng Farm Business School noong panahon na seminar po sa munisipyo. Kaya napakaganda po ngayon ng sistema ng agrikultura sa ating bansa. Okay. Arsenio, pareho rin ang ginagawa ninyo nila Rico sa bayan mo sa Mayundon. Ang ginagawa ko po sa Mayundon bilang chairman ng pharmacy doon, pinilit ko na makagawa ako ng mga request sa mga government agency natin, tulad ng BIFAR. At ang ginagawa ko, rumirequest ako ng mga pangailangan ng mga miyembro ko sa pangisda. So, nagkaroon naman ng katuparan, yung pangako ko sa kanila na magkakaroon ng improvement yung kanilang katatayuan sa pangisda. Pero pharmacy kayo, ha? Oo, pharmacy. Pinilit ko na magkaroon ng improvement yung aking mga member, yung aming samahan. Para naman, katulad doon sa ngayon, na nasabi nga ng mga member ko na sa tatlo raw na barangay pharmacy chairman na dumaan sa barangay ng Mayundon, ako lang ang nakapagpaunlad ng aming samahan. Ayun, galing naman. Tapos sa paggugulayan, ganun pa rin sa inyo? Ay, hindi po ako masyadong katotok dito sa paggugulayan. Isdaan sa inyo? Isdaan sa amin. Meron kayo mga fish cages? Meron na. Mga ilan ng mga miyembro na meron po namang alaga ng isda? Doon sa amin, sa Mayundon, tatlong po kami. Tatlong tao. Kumikita naman yan? Kumikita naman. At nakakabuhay ng pamilya? Nakakabuhay naman ng pamilya. Okay. At si Patlin, Mr. Patlin, June. Yes.
June, anong lugar naman barangay mo? Barangay Bambang po, Nalas Banya. Sa barangay Bambang ba, pareho din ang tradisyon at saka yung kaugalian sa grupo ninyo kagaya sa Mayundon? Ganun nga po. Bali po, bilang Pangulo po, kami po ay tagapag-ugnay mula po sa mga miyembro hanggang po sa mga ahensya ng gobyerno na makakatulong para sa kanyang ikakataas po ng antas sa kanilang pamumuhay. Ano ang mga proyektong binibigay mo sa mga miyembro ng pharmacy sa inyong lugar? Kagaya po yung aming tilapia fish aquaculture sa Barangay Bambang na nakatanggap po ng isang kulungan lambat na 10x10. Tapos meron po rin silang ayudang mga similya na meron pong 6,000 similyang na ibigay po sa kanila na grow out size na. At saka meron po silang suplementaryong pakain para sa kanilang alagang isda. At meron po rin kaming mga paraphernalia po sa panghuhuli na nanggaling po rin sa BIPAR. Sa pamumuno po ng aming M-Pharmacy, kami po ay nakapaggawa ng kahilingan at ito po ay naipabot naman po sa mga maliliit na manging isda. Reminder lamang po kabayan, ang tabayanan po ninyo ang panunsyo po namin ukos sa Family Weekend Market ng Home Team at ng ating palatuntunang Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan, sa huling bahagi ng ating programa, muli po nating babalikan ukol sa iba pang mga proyekto ang Region 4A ng PIFAR sa pangisdaan at pangingisda sa nasabing rehiyon. Mamaya kabayan, antabay po kayo pagkalipas lamang ng ilang sandali. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. Morcon, corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our Advanced Meat Processing Seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Okay kabayan, sa ating pagpapatuloy sa naganap na Agri-Fishery Forum and Exhibits ng ating programa, napag-usapan ang ukol sa mga proyektong inaakala po ng mga namumuno ng BIFAR Region 4A sa pangangasiwa ni Direktor Lillian C. Garcia na makatulong lalo pang lumago ang produksyon ng isda sa Pilipinas. Naroroong pinalalawak ng nasabing rehiyon ang ukol sa mga tinatawag nating mariculture projects. Ang produksyon at pagpaparami ng mga produktong makapagbibigay ng hanap buhay at kita sa maraming mangingisda. At siyempre upang makaiwas ang mga mangingisda na kapusin sila sa pangangailangan kapag masama ang panahon. Ang tanging kasagutan kabayan anang Region 4A ay larangan ng pangisdaan, aquaculture. At dito'y katuwang ang BIFAR Region 4A. Went to to Dagupan, part of Dagupan at saka yung isang party ng Pangasinan. May mga fish cages sila, kawayan, floating fish cages na 100 cages lang ang pinaglalagyan, and they're earning millions a year. So why don't we create the same thing for the other fisher folk? Ano lang yun, nakalutang yun. May mga drum, pagkatapos kawayan, tapos merong silang grouper, merong silang tilapia.
Opo. Actually, meron din po tayo sa atin yan, yung Mariculture Zone na tinatawag mga Mariculture Park. Yan po, isa rin po sa malaki naming project, program, yung pagtatayo po ng mga fish cage sa dagat. Meron po talagang nakalaan na... Maliliit lang. Opo. Pero yung pong allowed na, katulad po sa Padre Burgos, meron kaming Mariculture Park doon, yung allowed po na area doon sa dagat nila, 500 hectares, doon po pwedeng magtayo yung mga fisher folk o yung mga kumpanya. Pwede po silang magtayo dyan ng mga fish cage. May nag-aalaga po doon ng grouper, ng bangus. Halo-halo, ano? Opo, halo-halo. Opo. Doon po may mga Korean na investor po doon. May mga fish cage po sila. Bakit pinababayan yung mga Koreano na mag-alaga dito sa atin? May permit naman po sila. Kasi ano rin po yan eh, profit din po yan sa LGU. Ah, ganun. Opo. Dumadaan naman po yan sa proseso bago sila makapaglagay ng ano doon, ng fish cage. Okay. Opo. So para turo lang din sa tourism. Tourism din po yan. Kung mga proyekto ng BIFAR 4A, ano po talaga ngayon ang pinaprioritize po ninyo sa 2018 para ika nga ay talagang mapakinabangan po ng ating mga kababayan sa buong region? Opo. Yun talagang pinaka-importante para sa inyo, ho? Opo. Ang sinusulong po namin ngayon is yung pagtaas po ng production at yung pagprotekta sa resources. So, fisheries production and fisheries conservation. Aha. Opo. So, aside po dun sa pamimigay po ng alternative livelihood tsaka pamimigay po ng mga inputs, pinapaigting din po namin yung aming law enforcement at saka yung regulation po ng mga ng resources natin. So, isa po dyan para po ma-encourage po yung mga LGU na paigtingin yung kanilang fisheries conservation and management and protection. Meron po kaming program ngayon na tinatawag po naming MMK. Ano po yung MMK? MMK. Hindi po yung drama. Hindi po. Akala ko, maalaalam ko yan. Ano po ito? Yung malinis at masaganang karagatan o yung National Search for Outstanding Coastal Community sa ano buong Pilipinas po ito. So, under po ng MMK, yung mga local government po, ini-encourage po namin na sumali yung i-showcase nila yung kanilang mga fisheries project. Unang-una yung CRM o yung Coastal Resource Management. Papakita nila dito kung ano-ano yung mga activities nila para mapangalagaan yung kanilang mga resources, paano yung law enforcement nila, at paano nila tinutulungan yung mga fisher folk. So, under po ng MMK, ito po ay contest. Mm. So, sa regional, kayo po yung mag-inonominate sa national level. Ang price naman po dito, pag nanalo ka sa national, ang first prize po ay 30 million. Tapos ang second prize po ay 18 million. Ang third prize po ay 10 million. Pero ito po ay worth of fisheries livelihood projects. Mm-hmm. Opo. So, We're talking of ilog at saka lawa. Pat, sa kasama inyo, po ang... Apa? Yung what about look? Di ba ang look bay? Di ba kasama yan? Kasama rin po siya. Kasama po siya. And now, what are you doing about the bays area? Pareho rin po ang aming mga projects sa katulad sa Tayabas Bay, Lamon Bay, Batangas Bay. Namimigay rin po kami ng mga inputs, ina-assist po namin yung LGU sa law enforcement, nagtatayo po kami ng mga fish sanctuaries. Ang LGU po ang nagtatayo, kami po ay technical assistance. Meron po kaming mga QRTs o quick response team na nagpapatrolya po sa mga karagatan natin, sa mga lawa po, para tulungan ang ating mga bantay dagat sa law enforcement. Ayun, marami po kaming... Mas malaki daw ang problema ninyo sa mga sa mga Bay Area as far as law enforcement problems is concerned? Too ba yun? Dapat po problema siya ng LGU. Kasi ang jurisdiction po sa municipal waters ay under po ng LGU. Local government. Pero kami po, lagi naman po kaming handang tumulong sa pagpapatrolya, sa... Anong participation ninyo? Anong binibigay niyo sa kanila? Yung mga QRT po namin, dinideploy po namin sa mga base na yan, sa mga major base po dito sa Region 4A. Mayroon po silang... patrol boat na ginagamit sa pagpapatrolya para masawata po yung illegal fishing. Tapos po, continuous po yung aming pagkoconduct ng orientation ng
RA 10654, o ito po yung ating batas pangisdaan. Tapos po, nagde-deputize po kami ng mga bantay-dagat. What about research and development sa karagatan? Ginagawa rin niyo yon? Kami po kasi on board your fishing boats. Kami po kasi sa sa BIFAR, di na po kami allowed mag-conduct ng research. Pero meron po kasing center yung BIFAR, yung National Fisheries Research and Development Institute, na sila na po ang nagko-conduct ng mga research. Ah, hindi na BIFAR yan? Opo. Kabayan, batay na rin sa mga ulat na ipinalabas ng BIFAR Region 4A. Napakalaki ng kontribusyon nito sa produksyon ng isda sa buong Pilipinas. 8% sa may 4 na milyong metrika tonelada ng isda ang naibigay nito, na siyang nakapagbigay naman ng malaking paglago sa larangan ng pangisdaan at pangingisda sa buong Pilipinas. And in terms of value, anang ulat na ipinalabas ng tanggapan ni Director Lillian C. Garcia, Region 4A contributed 9% of more than 20 billion to the estimated value of 224 billion pesos. Dahilan upang sila ay pang-apat sa nagbigay ng malaking kontribusyon sa kita ng Pilipinas sa larangan ng pangisdaan at pangingisda. Agri-Fishery Forum and Exhibits, kabayan. Nakapiling natin sa araw na ito ang BIFAR Region 4A at Bayan ng Los Baños, Nature and Science City of the Philippines. Naihatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office, Land Bank, at ng PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kabayan ng lahat ng ito mula po sa inyong lingkod, Kad Jerry Jeronimo ng Palatuntunan, Ating Alamin. Ayan, subscribe po kayo para po sa ating Palatuntunang Ating Alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa Palatuntunang Ating Alamin.